Kumusta po kayo mga kababayan ko dyan, especially yung ating mga fellow OFW na nandito ngayon sa Saudi Arabia. Ngayon po, I'll just give you some updates no regarding sa mga direktibang ipinatupad dito sa Saudi Arabia. Marahil ang iba sa inyo nagugulat, bigla na lang nabawasan ng sahod, ang iba naman talagang no work, no pay policy, ang iba pinauwi na sa kanilang mga bansa. So, bakit ba merong ganong mga ganap ngayon dito sa Saudi Arabia? Ipapaliwanag po natin yan maya-mayang konti. For now, let's just give you some few updates regarding po sa number of infected cases ngayon dito sa Saudi Arabia as of April 21, 2020. Umabot na po ng 11,631 confirmed cases na ang bilang nga ng mga merong coronavirus dito no, kaya kailangan po nating ng dobling pag-iingat, especially po yung mga frontliners na kagaya ko, hindi man po sa hospital pero pumapasok pa rin sa kani-kanilang mga trabaho. Kailangan talaga natin ng iba yung pag-iingat at syempre we need to pray always para magkaroon tayo ng divine protections kay God at hindi tayo dapuhan ng anumang klaseng sakit. At ayun na nga po no. Just last night kasi, I received an email from my boss na sinasabi nila doon na meron nga kami ng salary reduction ngayong buwan. And you know kung ilan yung mababawas sa amin. 40% lang naman ng aming sahod ang ibabawas. So napakalaki talaga nun. Sobrang bigat, ang bigat ng binawas na sahod. Pero kung tutusin, kung if you have to think on the other side of the story, ika nga, we are still blessed kasi hindi tayo napabilang sa mga no work, no pay policy ng ibang company or yung mga company na nagbawas or nag-lay off ng kanilang mga manpower para pauwiin sa kanilang mga bansa. So, tiis-tiis muna, tiyaga-tiyaga sabi nga nila kasi nga naman dahil dyan sa epekto ng pandemic o ng coronavirus dito sa bansang ating kinalalagyan na nararanasan din naman ng maraming bansa, hindi lang naman tayo, no? Kaya siguro yung tulong lang din natin sa mga negosyo na pinapasukan natin ngayon is definitely to cooperate and understand their situation kasi talaga namang ang kanilang mga negosyo ay bagsak na bagsak din as in wala silang kita mga dalawang buwan ng nakararaan. Kasi nga sobrang lupit ng hagupit nitong virus na to, tinalo pa ang mga bagyo kung makapinsala no sa buhay ng marami. So, tip ko lang sa inyo, during these challenging times talagang napaka-importante nung financial awareness no. Kung nai-apply natin to nung mga nakaraang buwan, siguro hindi tayo mahihirapan tulad ng iba. Kasi kung meron lang tayong enough emergency funds na tinatawag, definitely makaka-survive tayo. At saka ngayon natin naiisip talaga yung power of savings, no? Kasi kung meron kang savings, hindi ka na magigipagsiksikan para makakuha ng ayuda sa mga government agency natin. At hindi ka na mapapaaway kasi pag napaaway ka, dagdag stress lang sa iyo yun, kapatid. Diba? Mas maganda yung prepared ka sa mga pangyayari. So talagang napaka-importante din na yung pagkakaroon natin ng financial awareness. Sana, hopefully lahat matuto doon para kung dumating man ulit yung mga ganitong pagkakataon, mas less na yung mga nahihirapan at mas makakasurvive na sila sa anumang pandemic or anumang sakuna or anumang tragedy na pwedeng possibly talagang mangyari anytime, no? So yun, kung bakit nagkaroon nga ng mga salary reduction is sa kautusan na din ng hari ng Saudi Arabia na merong karapatan ang bawat negosyo na magbawas ng kanilang mga sahod or kung kinakailangan ng no work, no pay, no pay policy or forced leave ang mga ibang empleyado nila is meron silang authority na pinagkaloob sa kanila ng Saudi government, which I think ito din naman yung way para naman maprotektahan din nila yung mga businesses nila dito sa Saudi Arabia na talaga naman lubos din na apektado. Di lang naman ng Saudi Arabia and for sure buong mundo apektado ng pandemic na ito. And one thing more, siguro ang pinaka-best way na may itutulong natin sa ngayon is to cooperate sa mga government natin, sumunod sa mga rules na ipinatutupad, especially yung mga social distancing,
hand washing, yung mga simpleng bagay na di mo naman kayang gawin dati, pero ngayon, kailangan sanayin mo yung sarili mo kasi every single contributions na pwede mong ibigay para ma-prevent tong pandemic na to is napaka-valuable para at least tulong-tulong natin itong malalagpasan at malalabanan. Kasi, to be honest, hindi lang naman ito laban ng government eh. Hindi lang naman ito laban ng iyong pamilya o laban ng mga taong may sakit. Kundi pare-parehas nating laban to para masugpo at ma-prevent na talaga ang coronavirus na hanggang ngayon, wala pa rin lunas na natatagpuan. We're just hoping and praying na mas marami pa yung makarecover kesa sa mabawian ng buhay. And continue to pray with God kasi siya lang talaga yung pinaka-best na sandigan natin ngayon na pwedeng gumawa ng miracles para matagpuan na yung vaccine na matagal lang hinihintay ng bawat isa. So, let's keep our faith stronger than everything else kasi sigurado nga namang malalagpasan din natin to. And I believe through the power of God, kayang-kaya nating mapuksa ang anumang virus na lumalaganap ngayon sa buong mundo. So, yun lang guys. Keep safe, stay healthy po, and be responsible enough para pare-parehas po natin masugpo ang virus na to at malagpasan ng sabay-sabay ang ating pagsubok na nararanasan ngayon. Maraming salamat po and have a good day to all of you. God bless.